Hello mga ka-wonder, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. Have a pleasant and wonderful day to all of you. So for those who are new to my channel is all about opportunities, travel, spiritual, and also tutorials. So if you like that kind of content, please do consider to hit that red button down below and also the bell button for you to be notified and easily be updated every time I will be posting some videos. What are we going to do today? Ang pag-uusapan natin is all about my AdSense pin. Kita niyo po yun? Well, I will be sharing you all guys my story and my journey here in YT. So, I started doing my YT since 2020. That was May 10, to be exact. Kasi ganito po yun. Siyempre, during ECQ, nasa bahay lang tayo, na-board tayo, although meron naman akong pinagkakabalahang pindahan sa baba. Pero yung ba yung feeling niya, you cannot go out, so you feel so bored if you are sanay na going outside. Kasi especially, and my work kasi is, yung bang laging nakikipag-meeting, laging nakikipag-meet up for some clients. So, talagang I feel so bored pag nasa bahay lang. And then because of the ECQ nga, wala namang magagawa. So, nag-isip ako na gumawa ng something very useful na pwedeng pakinabangan. Ika nga, even you're just at home. So, nag-decide ako na gumawa ng account sa YT. And then, nag-start ako finally. Mayroon, ang ginawa ko lang, alam niyo po guys, para naman maka-ano kayo sa akin, makakuha din kayo ng mga yung ideas. Alam niyo ba kung ano lang yung ginawa ko? Kasi, di ba, we cannot go out nga during that time. So, ang ginawa ko, yung mga old videos ko, na yung mga na-post ko na actually sa Facebook, inano ko lang yon yung download ako ng YouTube, TubeMate. Nag-download ako ng TubeMate, tapos dinownload ko yung, sinave ko yung aking mga nakaraan kong mga videos na aking na-upload sa Facebook. And then, yun lang yung ginawan ko ng kwento. Kasi, nag-start talaga ako. It's all about travel lang talaga. Yung niche ko. So, guys, importante kasi mga ka-wonder na alam mo kung ano yung niche mo. Like, for example, about tutorial. So, i-upload mo all about tutorial. For example, your niche is about cooking. So, you will be uploading all about cooking tutorial. And like, for example, my niece kasi is all about travel. So, lahat ng mga travel ko, local and international, talagang hinanap ko yun. Kung baga, alam mo talagang chiraga ko yun na hanapin sa Facebook na mga na-upload ko. And then, inano ko siya, sinave ko siya by TubeMate. And then, nung na-save ko na, finally, ginawan ko na lang siya ng kwento. Yung natutalik kwento, kasi totoo naman talaga yun. I mean, yung kasi hindi naman ako live na diba, nando doon. So, kumbaga nilagyan ko na lang ng watermarks, parang may kwento, tas masundan siya. So, yun lang yung ginawa ko. And then, nag-upload ako. And then, alam niyo po, para baka makarelate kayo, when I started doing my YT, after like a month, wala talagang nag-subscribe sa akin. Even if nakikiusap ka sa mga kamag-anak, minimessage ko yung mga kamag-anak mo na please naman pasupport naman sa akin yung, yung YouTube channel. Alam mo yung sinzone lang sila. Alam mo yung they don't care kung ano yung mga sinesend mo. Kasi yun ang hindi maganda sa atin. Kasi I'm sorry ha, pero patumato sa langit ang tamaan mo magalit, no? Pero kasi tayo, the moment na iniisip natin na may ginagawa yung isa na alam natin na pwede siyang kumita doon, yun ang ugali na hindi natin, na hindi maganda sa atin. Kasi ayaw natin isupport yung ating kamag-anak, ayaw natin isupport yung ating mga friends. Kasi nga, iniisip natin, kikita yan eh. Diba, kikita yan dyan. Mamaya sumikat yan,
diba? So, ayaw nilang mag-contribute ng even a single of doing some subscribe or following you or even yung magla-like or magko-comment sa yung mga pinopost, hindi nila magawa yun. So, wag nyo nang asahan yan. Mabuti na lang at I am networker. So, since networker ako, sanay ako dun sa kung ayaw maniwala ng kamag-anak mo, mga kaibigan mo, mabibilang lang sila, kilala mo sila, you can even count them, pero mas madami kang mga taong hindi kakilala, milyon-milyon ang hindi mo kakilala. So, doon ka pumunta kasi maniniwala sila sa'yo. So, what I did was, nag-pursue lang ako after like a month, wala pa, siguro mga 8 o 20, pinakamadami 30, yun lang yung nag-subscribe sa akin. Pero hindi ako napaginaan ng loob kasi nga, sanay nga ako, networker nga ako. So, inalam ko, yun lang yung ugali ko, guys. Once na mayroon akong ginawa, hindi ako papayag na mag-fail ako. Talagang kailangan, i-pursue ko. Kailangan, I have to prove it to myself na inumpisahan ko to, I have to end this na maganda ang resulta. And also, kailangan, dahil ginawa ko to, kailangan magkaroon ako ng resulta rito. Ganun ako, even sa networking company na pinasok ko dati, I was able to prove it to myself na nagawa ko. Kasi I became one of the millionaires. Nakasama ako sa Millionaires Club kasi I was earning like almost 6 million nung nag-networking ako. So, ganito yun. Nung balik tayo sa YT, hindi naman yun pag-brag ha. Yun yung to inspire yun na pag may ginawa tayo, dapat panindigan natin. Kung ayaw nilang maniwala sa iyo, yung mga kamag-anak, mga relatives mo, ayaw ka nilang pakinggan, it's alright. Prove it to them na hindi ka nagkamali sa ginawa mo. Kasi pag ikaw nagpadala sa kanila na magtitigil ka, so sino yung nanalo sila, di ba? Sila yung nagwagi. Kasi nasira na nila yung pangarap mo na gusto mo maging vlogger, maging YouTuber, maging isang sikat na networker, maging isang kilalang businesswoman, di ba? Kung hindi sila maniwala sa'yo, titigil ka, yun yung mali. Dapat gawin mo siyang motivation. Every rejection, gawin mong motivation. Doon ka tumayo. Doon mo patunayan sa kanila. Doon mo patunayan sa kanila na kaya mo without them. Prove it to them na kaya mo without them. And yun yung ugali ko. Kaya consistent ako. Masyado akong consistent sa ginagawa. Persistent ka nga. Kailangan tuloy ko. Masugid akong nagpupursige. Yun yung term. Kung mayroong gusto kang gawin, prove mo sa sarili mo na kaya mo. And then huwag kang pumayag na mag-fail ka. Kasi kung nag-fail ka, kasalanan mo. So yun yung ginawa ko. Nagtuloy-tuloy ako. And then praise God, pagdating ng November, dumami na din ang aking subscriber. And then I was able to, na-qualify naman ako. Kasi nakuha ko na yung requirements ni Lolo Whitey, ni Lolo Whitey na 1,000 subscribers and then yung 4,000 na WH. Ang 4,000 WH is napakahirap kunin. Actually, nung after like a month, 30 lang yung aking subscriber and then nagpursu lang ako, inalam ko, talagang madami akong ni-research, inalam ko kung paano mapabilis, mapag magkaroon ng madami. And so, nagkaroon ako ng madaming, pinaghirapan ko, pinagpuyatan ko talaga. Nagkaroon na ako, na-qualify na ako kasi nakuha ko na yung 1,000 subscribers. And then, sabi ko, wala na akong gagawin kasi nakuha ko na yung 1,000 subscribers ko. So, ang gagawin ko na lang is yung i-work out yung 4,000 na watch hours, which is that is equivalent to 240,000 minutes. So, ang dami nun. So, pag iniisip mo, kaya ko ba yun? That's 240,000 minutes. Yun yung required niyo to para magkaroon ka ng AdSense pin. And hindi lang yun. Bago ka magkaroon ng AdSense pin, jump tayo. So, nagkaroon ako ng na-monetize ako November 9. Nag-start ako May 10. And then, na November 9, na-monetize ako. 5 months to be exact. That's long. Na matagal yon kasi hindi naman tayo sikat, hindi naman tayo anong tawag nito, yung mga popular na
the moment na mag-post sila ng videos nila, even mag-CR sila or pupunta lang sila somewhere, maliligo, maglalaba, magkakaroon sila lang ilang milyon-milyon mga views. E tayo nga, hindi naman tayo sika. So, there's one thing na i-share ko sa inyo, huwag kayong gumawa ng mga videos na yung related about sa sarili mo, na kung ano yung mga daily routine mo or kung ano yung ginagawa mo, kasi people are not interested in you kasi hindi ka nga sika. So, ginawa ko lang, nag-share lang ako ng mga travel ko na kung saan nilagyan ko din ng story na mayroon silang kapulutang aral. So like for example, napunta ako ng Bangkok. So nakita ko doon yung kung gaano kaganda ang place ng Bangkok, na kung saan may mga lugar na mura ang lihid. Like that, mga informative. Yun yung gusto ng tao, yung mayroon silang matutunan sa video mo. So balik tayo, November 9 na monetize ako, finally na monetize na ako. And then, at December 1st week, nag-send sa akin si Lolo, nag-send sa akin ang email si YouTube na sinad na daw sa akin ang aking AdSense pin. But, eto December 1st week pa yun eh. And then, ngayon lang siya dumating. Today is February 23, so let's count December, January 16, February 16, so 2 months mahigit akong naghintay. But the long wait is over because finally, my AdSense pin is here. And na-encode ko, na-verify ko na rin ito. So, waiting na lang ako sa siswelduhin ko. Kasi ganito naman yun. Iba-iba kasi yung story natin at journey natin. At yung time frame natin pag dumating itong AdSense pin. Depende kasi yan sa country mo. Kasi tayo, Philippines, nasa Philippines ako. So, yung matagal dumating. Dahil ang sabi nila, galing natang Malaysia to or sa US. Pero I don't know, I'm not quite sure. But nevertheless, ang ano kasi nito, kaya natagalan lalo. Sabi ni Whitey kasi it will take like too long kasi iaano pa kasi ito because of COVID. So, iaano pa ito. Anong tawag yun? Ika-quarantine pa ito. Quarantine pa ito bago diniliver. Minake sure nila na malinis ito na dumating kasi galing itong ibang bansa. There's one thing. Ito yung kagandahan doon. Kasi, kung malapit ka sa US or sa Malaysia, mas madaling dumating sa iyo ang AdSense pin mo. So, kailan naman ang tanong? Kailan naman ni ipapadala ni YD ang AdSense pin natin? The moment na na-monetize ka na, and then, pag na-monetize ka na, tapos, umabot na ng 10 US dollars ang iyong revenue, that's the time na automatically, Lolo YD, yung send sa'yo ng email na nag-send na sila ng iyong AdSense pin. And then, pagkatapos nito, hindi pa agad-agad ako pwedeng kumita. Not unless kung naka 100 US dollars na ako. Kasi yun yung pinaka-minimum na sasahurin mo sa YouTube. Pag naka 100 US dollars ka na total ng iyong revenue, that's the time na pwede ka na sumahod. Diba? So worth it. Kasi ang atin lang naman ginagawa is dinagdag lang naman natin to sa kung saan na bored lang tayo nung mga time na walang magawa sa bahay. Although ako talagang lagi ng oras, pero siningit ko lang talaga tong YD kasi gusto ko siyang gawin. Dahil kaya importante kasing gagawin mo siya dahil gusto mo siya, masaya ka pag ginagawa mo. Otherwise, kung napipilitan ka, gawin mo siya dahil napipilitan ka, dahil naiinggit ka lang, or gusto mo rin na magkaroon lang ng account dahil sinabi ng iyong nanay, sinabi ng iyong, may nag-push lang sa'yo. Pero kung hindi naman bukal sa kalawagan mo, huwag mo lang gawin kasi hindi mo rin tatapusin ng maayos or hindi mo rin hindi mo rin siya magagawa at mag-i-enjoy ka kasi importante kasi sa atin, pag once na may ginagawa ka, ang importante isa lang yung nag-i-enjoy ka sa iyong ginagawa. And I am enjoying vlogging, gusto ko talaga na alam mo nag-share din ng mga informative na mga videos. And also, ang journey ko sa YT, ang journey natin sa YT is this. First, unang-una, ang gagawin mo, hindi kasi agad-agad yun. Alam niyo po ba? Hindi agad-agad for you to earn in YouTube. Ang una mong gawin, gagawa ka ng account mo. And then, kung gusto niyo
magpaturo, pwede niyo akong message, mag-comment lang kayo, and then pag the moment na meron ka ng account, mag-upload ka ng mga videos. And then, pag nakapag-upload ka na ng videos, kailangan makuha mo yung qualification ni YouTube na requirements niya na 1,000 subscribers and also 240,000 minutes, which is 4K, 4,000 watch hours. And then, pag nakuha mo muna yun, hindi ka pa rin sasahod. Kasi nga, hihintayin pa natin na magkaroon ka ng 10 US dollars revenue para ipadala ang AdSense pin mo. And then, pag dumating na yung AdSense pin mo, hindi ka pa rin sasahod. Kasi hihintayin pa natin magwa 100 US dollars ka. And then, kasi yun nga yung minimum. Pag nag 100 US dollars ka na, congrats! That's the time for you to earn in YouTube. So, happy watching and happy vlogging to everyone. Maraming salamat. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Thank you so much sa mga nanonood at manunood in the future sa aking YouTube. Thank you so much for coming. Thank you so much for subscribing. Thank you so much for supporting. And thank you so much for watching. Diba? Thank you so much. May God bless us all. And sana lahat tayo pwedeng at lahat tayo kikita dito sa YouTube. Thank you so much. God bless us all. This has been your Kawander Marlo de Zara Claveria. Good night and God bless us all. Watch me. God bless us all. And sana lahat tayo pwedeng at lahat tayo kikita dito sa YouTube. Thank you so much. God bless us all. This has been your Kawander Marilo de Zara Claveria. Good night and God bless us all.